What's up, mga kapaparudre vlogs ko? Nandito naman po tayong muli sa panibagong pag-uusapan. Kapakipakinabang at importante, lalo na po sa mga driver po na kagaya ko. Kaya po, tumutok po kaya sa ating pag-uusapan. Napaka-importante po nito ngayon. Mula po ngayon hanggang sa matapos po itong pag-uusapan natin na ito. Lalo na po, doon po sa mga bago pa lang na kukuha ng lisensya, paano ka makakapasa sa tinatawag na practical exam or road test. Kasi after po ng examination, ay may practical test pa yan. So, pag-uusapan natin yan sa mga aspiring driver o nag-uumpisa pa lamang. So, tutukan nyo po itong video kung ito. Oh my God! Wow! So, marami pong bumabagsak sa tinatawag na practical examination kahit na non-professional pa yan. Kahit na 1-2 ang restriction code niyan. So, dapat po nating malaman ang tips kung paano po tayo papasa. Dapat po nating malaman kung ano ang dapat nating gawin kapag tayo ay magpa-practical exam na. So, most likely, dalawa yan eh. May motor pa yan. So, kahit na 1-2 ka, ay ang motor minsan ipinasasabay iyan. So, ituturo ko sa inyo yung technique para at least ay hindi na po kayo mag-take 2 sa practical examination. At on that day, ay makuha nyo po ang inyong license card or driver's license card. Okay? Forever! One eternity later. Pero, kung hindi pa tayo magkaibigan, hindi pa kita subscriber, wala akong ibang gagawin kundi pakisubscribe ang channel ko kung ikaw ay nila lamang napadaan dito at nakita mong nagda-driving tips tutorial ako. At isabay mo na rin po ang notification bell upang nasa ganon ay notified ka po sa lahat ng mga video gagawin ko pa. At huwag mo rin pong kalimutang i-like, lalo na kung nagustuhan mo itong tips na ituturo ko ngayon sa inyo. Huwag mo rin pong kalimutang i-share sa iba upang nasa ganon ay alaman din po nila kung anong gagawin nila kapag sila ay kukuha na ng driver's license. Paano ba sila papasa sa tinatawag na practical exam? Marami po kasi bumabagsak dyan talaga sa totoo lang, kahit na 1-2 lang ang restriction code ng kinukuha mo. So, tara, pag-usapan natin ito. 5 hours later. Okay. Kukuha ka ng driver's license or kahit pasabihin natin magre-renew ka. Hindi lamang po ito sa mga baguhan, ha. Kasama po rito ang mga magre-renew kasi marami po ang mga nagre-renew na nakakalimot. Dahil sa loob ng 5 taon, dahil 5 taon na ngayon ang license, nakalimutan na po kung ano ang isa sa dapat na gawin pagdating sa practical examination. So, pagkatapos mong pumasa doon sa examination, doon sa test, ay titingnan nila kung ikaw ay pwedeng i-forward sa practical examination. Depende doon sa loob, sa points or score na nakuha mo, na itapik ko na po yan before kung ilan ang points na dapat mong makuha kung non-professional ka, passing grade ay 30, at kung ikaw ay non-professional, ang passing score ay 50. Okay? So, I hope so na napanood nyo po yun. One eternity later. Ngayon, pasado ka na, di ba? Let's say, pasado ka na. Sabihin sa'yo, pag maaga-aga pa, medyo maaga-aga pa, oh, punta ka na doon sa practical examination o doon sa road test. Dahil, iro-road test ka na upang nang sa gayon ay yun na yung pinakalas eh. Pinakalas step. And then, after nun is releasing ka na kung ikaw ay papasa. Ngayon,
Ano ang dapat mong tandaan kapag ikaw ay nasa practical examination na? Maselan po yan dyan. Konting mali mo dyan, maniwala ka sa akin, bagsak ka. So, nasabi ko na nung nakaraan kung ano yung isa sa dapat mong gawin, no? Yung seatbelt, kailangan yon. Meron pa pong iba, maliban po doon. Para nang sa gayon, ma-inspired po o makapasa ka po doon sa tinatawag na practical examination. Ma-inspired po yung instructor doon o yung ano doon, yung nagbabantay doon sa'yo. Oh my God! Wow! So guys, number one kasi, bago ka sumampa ng sasakyan, dapat kailangan ini-inspection or tinitingnan mo ang mga bagay na dapat mong tingnan sa truck. Number one, ano? Or sasakyan. Number one, ikutan mo po yung sasakyan. Gulong, tingnan mo. And hanggat maaari, tingnan mo yung hood. Tubig, langis, inspection. Kasi isa po yan. May mga mahihigpit na mga instructor minsan na talagang titingnan ang galaw mo kung dapat ka nga ba talagang ipasa. Dahil baka mamaya ang gagawin mo, sasakay ka lang, wala pa lang tubig ang sasakyan mo, mag-overheat ka sigurado, aabutin mo sa kalsada, matitenga ka, or else baka madisgrasya ka pa. 2,000 years later. So parang nagpapaano ka lang naman dun sa may pakitang gilas ka dun sa ano to. Pero pag sinabi niya na okay na yan, at least alam niya, ibig sabihin na kumbaga may alam ka kahit papaano. So dun ka na, sampa ka na, mag-drive ka na. Pero hanggat hindi niya sinasabi, huwag kang titigil dun sa ginagawa mo. Kasi tinitingnan niya yan, points na po yun. Dagdag po yun sa points. Dahil ibig sabihin, marunong ka sa tinatawag na safety driving. Ibig sabihin, may alam ito, kailangan itong ipasa. So ang pinakalas mo na lang doon is yung pagmamaneho mo na. So marunong ka nga magmaneho, pero hindi ka naman marunong mag-check muna ng sasakyan mo. So marami pong mga instructor na binabagsak po yung mga ganon. Kasi yun nga po, ulitin ko, delikado po yung ganon. Baka mamaya wala na palang langis, ay nako, titiri ka talaga. Wala na palang ATF, hindi mo pa rin alam, sayang power steering mo, hindi nagagana, di ba? So yun po yung mga possible na pwedeng maaring maging dahilan para po pumasa tayo. Forever! 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 One eternity later. And syempre, oh yun, huwag mong kakalimutan after nun, pagsampa mo, seatbelt ka agad. Para bago ka mag-start ng sasakyan, kasi yan po ang kailangan. Pag-start mo ng sasakyan or before ka mag-start ng sasakyan, dapat naka-seatbelt ka na. And bago mo ikambyo, bago tumakbo ang sasakyan, kailangan naka-seatbelt ka na. Dahil pag hindi, makakaligtaan mo yan, makakalimutan mo yan. At ang problema dyan, once na makasanayan mo yan, talagang mahuhuli ka nang wala kang seatbelt. So ang instructor, makikita ka na gano'n ang ginagawa, hindi ka po ipapasa. Bakit? Kasi doon pa nga lang, bagsak ka na, hindi ka na nagsisipot. How much more pag ipinasa ka pa niya? Siyempre, siya ang kahiyahiya dyan. Kaya, sasabihin niya, pag ipinasa ka ta, ako ang masisisi. Bakit? Alam kong hindi ka nagsisipot, pinasa kita. O, diba? So, maselan po dyan sa practical examination, tandaan niyo po yan. So, kailangan po alam natin ang mga tips or mga pamamaraan para tayo ay makapasa. 5 hours later. So I hope so guys na nakapagbigay na naman po ako sa inyo ng karagdagang kaalaman, lalo na po patungkol po sa buhay pagmamaneho o sa driving tips o sa safety driving na tinatawag. Nakadagdag po ng kaalaman na naman ninyo ang aking mga sinabi or ang aking tinapik ngayong araw na ito, lalo na po sa mga aspiring drivers, sa mga bago na umpisa pa lamang na gustong kumuha ng lisensya, na sana po ay inyong masubaybayan nitong aking video ito. Pag nasagin, ay inyo pong maging daan or sandigan upang nang sa gayon kapag po kayo ay magpa-practical exam. Ah, ganun pala sinabi ni Papa Ro Drive Vlogs doon sa YouTube. Natatandaan ko na. So, ito ang gagawin ko para ako ay
makapasa. Sure po ako guys, once na ginawa niyo ang mga sinabi ko, papasa at papasa kayo. Okay? Siya nga pala, meron pa. Pag pinagamit kayo ng motor, ang helmet niya nandun lang nakalagay. Huwag mong iisipin na porket na andun ka lang, hindi ka na maki-helmet kasi nandun ka lang, walang delikado. Magiging dahilan po yun para ikaw ay bumagsak. Isuot mo po yung helmet. Bakit? Kasi yun ang patakaran sa kasada eh. Kapag nagmumotor ka, mag-wheel ka ng helmet, mag-suot ka ng helmet. So, lahat po ng mga patakaran sa kasada ay patakaran po yan ng LPO. Or 2,000 years later. So, mayroon ka pa bang mga katanungan na nais na malaman, nais na itanong sa akin? So, may mga video ka pong nais na ipagawa sa akin na patungkol po sa pagmamaneho, sa pagdadrive. So, kung meron ka pong katanungan, wala kang ibang gagawin, just leave your comment down below upang nasagot. Kapag nabasa ko po, ay akin po yung gagawan ng video mismo. At kung ikaw ay may tinatawag na mga suggestion pa na gusto mong gawan ko ng video, ay iwan mo rin po doon sa comment box section ko. At pag-aaralan ko po yan at akin pong gagawan ng video. Alang-alang po sa inyo. Forever! 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 One eternity later. So, paano? Kung ikaw ay hindi ko pa kaibigan at ngayon pa lamang napadaan sa aking channel na ito at nakikita mong nagtuturo ako ng driving tutorial na ito, ay wala kang ibang gagawin, i-subscribe ang channel ko and isabay mo na lang notification bell upang sagot ang notify ko po sa lahat ng mga video gagawin ko pa. At isabay mo na rin po ang like kung yung nagustuhan ng aking mga topic dito sa aking Papa Will Drive Safety Driving and Road Tips, and i-share po sa iba upang nasa kyan ay malaman po ng iba ang tamang pamamaraan, lalo na po sa tinatawag na paano kang papasa sa practical examination para marilis ang lisensya mo on that day. Oh my God! Wow! So paano? Nandito lang po tayo sa ating paulit-ulit na paalala. Sabi nga, ang gamot sa taong nakakalimot ay paalala. Sa kakulangan ng kalaman, disgrasyo, aksidente ang ating maring kantungan. Kaya po narito ang aking channel upang kayo ay tulungan, turuan at nang madagdagan ng inyong kaalaman. Kaya sana po ay ang aking mga video ay inyong palaging tutukan. Paano? This is your Papa Rodrigo Vlogs na isasabi po sa inyo, hasta la vista, baby! See you on my next vlog. Lagi po tayo nag-iingat sa pagmamaneho, magkaroon po ng disiplina sa ating sarili upang nang sa gayon, may disiplina rin po tayo sa kalsada. Bye-bye! God bless! Love you all! Mwah!